Sabado. Instead na rest day sana ko ngayon na Sabado. Andito ako sa ano sa job site na naiwan dito dahil alam mo natin yung trabaho natin at na nasa power services tayo. So anytime na may mga interruptions, tayo ang pupunta doon para ma-restore yung power. Ito kasi yung mga problema dito. Yung sa linya namin dito, yung mga disturbances sa mga conductors natin at sa mga insulator, yon magkaroon tayo ng interruption. Kaya normal lang to sa mga electric utility. Lalo na dyan sa atin sa Pilipinas, no, pag halimbawa may mga hangin, may mga tag-ulan-ulan, hindi talaga maiwasan yung mga interruptions natin. I-update ko lang kayo mamaya kung anong makikita natin doon sa site. Kung anong dahilan bakit nagkaroon ng interruption o nagtitrip yung breaker doon sa circuit feeder. Temperature now is 47 degrees. So, alauna ng hapon. Dito kami sa labas. Hanap ng sira. Natin alam kung anong dahilan yung ano ngayon. So ang tindi na init is 48 degrees dun sa labas. Kanina 47 lang. Dito sa area nito is 48 degrees. So ganitong oras, alauna 48 ng hapon. Tapos ang problema, ano nito, mababa yung clearance sa kable namin sa auxiliary line dahil may development dito sa itaas. So nag-backfill sila ng ano, daanan nila. So sumabit yung ano. So, inspection muna namin kung anong problema dun sa mga termination cables. I-check muna namin. Then, wala ko ibang suspensa kundi may sumabit dito sa ano, sa kable yung mga dumadaan na mga heavy equipment na nag-haul ng mga filling materials. Last pull naman lang to para malaman natin kung ano ba to ang talaga. Dahil ito dati sinabitan din dito ng ano, may sasakyan na dumadaan doon sa gitna, sumabit doon ang ano natin earthing conductor. So as a visual inspection, naman tayong nakikita na termination. So yun talaga yung disturbance lang doon. Sumabit, may dumadaan. Saka umpisa na po, palakas na yung sandstorm. Parang nagpapag na dito sa paligid. Ang kakapal ng alikabok. So isang ikot na lang namin, magbibigay na kami ng clearance. Natin, yun lang ang posibilidad na may sumaya doon. Pero dito sa mga termination dito sa itaas, maayos naman, wala namang marka na nagkaroon siya ng discharge. So maayos to. So isa na lang ang kape para makapagbigay na tayo ng clearance para may balik na yung power. Sa bagay, naka-backfeed naman yun dahil nakalop yung power system dito. Kumbaga sabihin natin naka-ring, pero hindi natin alam, baka
nagpadlo na yung kabilang feeder. So kailangan talaga po ibabalik. Ito na ang last cable loop. Base sa inspection natin, wala tayong nakikita na discharge. So maayos na. So pwede na tayo magbigay ng clearance. Kami na energize na yung linya, na restore na yung power. Yun lang ang hinala lang yun namin, yung may sumaya doon sa nakakross na overhead line. So sinukat namin kanina, nasa mga 4.5 meters lang yung vertical clearance niya. So may mga ginagawa doon sa itaas, so may tumatawid doon sa tapat na ano, mga malalaking mga sasakyan, posible na may mga karga yun ang nakadali sa conductor natin, kaya nagkaroon siya ng disturbance sa kuryente niya, nagkaroon ng recharge yun, kaya yun ang ano, pinuntahan na ng may mga operation doon, operation personnel, mga anong advice nila or safety distance na lang. At ngayon ay pabalik na kami sa kampo. Pauwi na. Okay. Going there. Usman, take the permit. Usman. Kunin naman yung permit. How about the permit last night? This one, ha? Huh? This one, ha? Huh? This one, ha? Huh? This one, ha? Okay. At dito na po, dumating na tayo sa kwarto natin. Palamig muna tayo. Ang init sa labas kasi, pag ganitong oras na sa mga alauna o hanggang alas dos, napakainit talaga. Eh, pumalo doon sa ano, thermometer doon sa sasakyan namin, 48 degrees yung maximum kanina. Eh, kaya nga maramdaman natin yung ano, talaga yung itong coverall na sinusuot natin. Pag yung hawakan natin tong coverall natin, parang ano, dinina ng plansa. Ganyan siya kainit yung ano. So hindi tayo magtatagal pag ano doon. Sa labas talaga pag ganitong oras, yung hangin at saka yung ano, singaw galing sa disyerto at saka yung init galing sa araw, napaka ano, napakatindi. Pag ganitong oras na sa mga launa o alas dos. Maya-maya, mga alas, bandang alas 3, alas 4, medyo humupa na siya. Pero sa panahon ngayon na ano, summer talaga, naku po, ang hanggang alas 7 ng gabi, at hindi pa rin ang ano, singaw ng init. Dahil late ang lubog ng araw dito pag summer, aabot pa ng alas 7 ng gabi. At hanggang dito lang po, Rene by Vlog, nag-uulat. See you next time.